May drugs pa? Apo. Yes, sir. Ano mo, duwa yan? Sige na, go ahead. Economic sabotage dun. Walang ba nalukuhin mo rito? Baka mahihirap niya? Kaya na, mahihirap din ang tatamaan. Tawas. Tawas. Tawas ya, tawas. Saksak mo nga sa kiligili mo. Ay, malalaman natin yan. Detest ka naman. Pati passport. Passport. Chinese? Chinese, oh. Siguro, kaya ito yung mga fake na Chinese dito, eh, na nagpapagawa ng passport. Eh. Inuhuli po na namin, sir. Inuhuli nyo? Bakit? Last po dito sa may Makto yung nag-git. Ba't taga-gobyerno ka? Sa CIS po ako, sir. Agent ka? Opo. Saan ang pag-ano na mo? Doon po, ayaw po matawag yung sir. Tawagan po natin, sir. Sa CIS, ikaw na? Alam niyo po yung dito sa Makto yung nag-git. Sa CIS ang gumagawa ng peking pera? Hindi po. Parang, alam po na pinapalap namin bago po namin bibili. Pinatrabaho din po namin sila. Kasi sa Muslim po yan, sa may, ano, sa may, ngayon, order niya po yan, kaso hindi ko pa po na binibigay dahil wala pa yung reserve. Sa Banko Central ka na magpaliwanag. Meron di, dito, sir. Attorney. Ayan. Sila nakakalam. Sila ba nung tano? Economic sabotage ito. Yes, po. Ito, literal ito. Apa. Walang piyansa ito. Apa. Meron po, sir. Ito, hindi ako naniniwala na gagawin ito ng gobyerno para na saka itiwala po coordinated sa inyo. Saka itiwala po ng ng mamamayan sa oh, ang tatamaan dito mahihirap eh. Opo, opo, tama. Kasi pag binenta mo na po sa kusada, hindi po kami ano, oh, pambayad na sa kusada. Ito, ito nga po yung bagong labas na enhanced new generation currency na ang kapal yun, peki-peki. Palatap. Opo. Dito po yung pag kumuha po yung magasang Brad. Kung talagang operation ko yun, ayan o, BSP, wala silang alam. You have to be authorized to do this. Opo, eh dito po sa hindi, sa pulis ka na magpaliwanan. Yo-yo nyo to, marami pa sisirain buhay. Mga lalo yung mga mahihirap. Mahihirap ang tatamang mga dito, sa sigurado ko. Kasi ito, pag sa bangko, mahalata ng pangero eh. Kaya to, sa kalsada to yung area. Mga taksi, mga nabibenta na taksi, sa Hangul News, sa Wet Mart. Sa nung trabaho to, nag-test buy. Test buy ka po? Coordinated naman po nila, Colonel. Ano ba, LTO? Dati ito lang pinipake ninyo. Pwede nga, pera na. Nahuli na kayo dati. Ba't kayo nakalabas? Hindi po. Kami talaga gumagawa, yun lang po ang pagbuhay ko. Lang title. Pati titulo ah. Dito ko ba ililibing? Sa iba ba ako? Sa iba to? Sa kagawa niyan. Sa yung dalawang loko? Sa kagawa. Kasi si Miss Kaltawas? Kasi ito. Kaltawas daw eh. Mga pogi. O. Diyan ba diyan ka? Tutup. Aktif matanda na lo. Sila pa. Ayun oh. Eh, bidensya. Ano? Tayo. Diyan. Dalawa kayo. Mariwana 'yan. Yes, sir. Dami niyo gamit ah. Sa
Yung 24,700 plus na fake na ID. Alam niyo magkano halaga noon sa pera ng gobyerno? That is 12 million a month. That is 120 million 10 months. That is 144 million in 1 year. Ang mawawalang pera dahil fake yung mga ID. At ang nasakripisyo yung mga senior citizen. Dahil sa mga faking ID, pati PWD, oh. Meron ko, yung kredito. Namipat eh. Namipat na siya. Kasi binalabog yung gamot. Nabulabog siya yung recto. Nabulabog yung recto eh. Tingnan nyo, nahihirapang mga senior citizen. Kaya kami nag-manual nung Pasko eh. Oh, pero nalaman namin, 24,000 ang fake na pangalan. Ngayon niya, 12 million a month yun. Matatapos sa parang bulak. Pera ng gobyerno.